Tapos na po ang bahay namin sa probinsya, pero ang daming kulang na hindi ginawa ng contractor. Yung mga bintana hindi maayos at base sa specifications, and ang dami pong delay. Mga 3 years po ginawa, dapat mahigit konti isang taon lang. Pwede po ba namin hindi bayaran ng buo ito kasi naniningil na siya? Okay, hindi ko alam ang mapapayo mo sa ating kasambahay. Masasabi ko lamang po, based po sa mga fact na nabigay po, masasabi po natin na meron pong breach of contract dito or maaring meron pong breach of contract dahil ang breach of contract po, pwede po siyang magawa through delay, negligence, fraud, and through contravention of the tenor of the contract. So makikita naman po natin na yung 1 year naging 3 years po. So may delay po tayo. And yung mga specifications na binigay po niya, ay hindi na sunod. So, hindi po na-fulfill ng maayos yung obligation. So, base po dun sa mga binta, mga datos na yun, ang point, ang mapapayo ko po is, pwede po siyang mag-fulfill, siya yung mag-fulfill ng obligation, pero i-charge po niya yung expenses sa contractor under the civil code. Maaari po yun dahil yung obligation na nandito po is obligation to do or to render a service. So, hindi natin sila pwedeng pwersahin na gawin dahil magiging voluntary service. To. So, yun po yung una niyang option. And yung pangalawa po niyang option would be to pay po or bayaran kung ano lamang po yung actual accomplishment or kung ano po yung mga natapos lamang talaga. Kung ano yung progress, ayun lang po yung babayaran niya. At yung amount po would be based on quantum merit or as translated po is what is earned po. So, meaning kung ano lang po talaga yung natapos or yung actual. Okay. So, sa mga kasambahay natin, importante, basahin po natin yung kontrata. Aming ma-advise po, tignan nyo po yung nakalagay yung term dapat, kailan tapusin kasi very important. Tignan nyo po ano yung warranties o ano ang ina-assure ni contractor na tatapusin niya. Tapos kung sana po kontrata nyo, naka-progressive billing sana para maiwasan natin yung ganitong kasing problema. Tapos po, Nicole, di ba dapat tignan din nila lisensya na contractor? Tama po, ito yung kung duly licensed or authorized para mag-operate as contractor. Opo. Maliban po kasi sa violation sa kontrata, meron po tayong contractors law. So, pwede niyo pong ilapit sa PICAP ang ganitong klaseng problema kasi meron silang authority to impose penalties and administrative sanctions pati imprisonment minsan. So, mga kasambahay, hard-earned money po ang pagpapagawa ng bahay. Kailangan po nating pangalagaan at kailangan nating siguraduhin ang gagawa o gagamit ng pera natin, tamang tao o tamang entity.